Hi guys, welcome back to our YouTube channel. Love is a decision. It is a promise. It is not only about feeling. Kasi kung dun lang tayo magbabase, walang forever na magaganap. As the feelings comes and go. Base naman sa Bible, from Corinthians 13:4-8. Love is patient. It is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. Ang lalim, no? Because the title of our next song for today is Deep by Binocular. So let's proceed with the tutorial. So, bale, standard tuning lang tayo, guys. But we have capo on 2nd fret. As you can see. And yung song na to, turuan mag-level up. Try natin mag-level up kasi pasukan natin siya ng tabs. Madali lang din siya, guys. And ilang chords lang din siya. Kaya tingin ko, sure ako, kayang-kaya nyo to. So, i-flash lang natin dito sa screen yung tabs para masabayan nyo. Yung nakikita nyo, mga horizontal line, yun yung mga strings. Okay? So, nakikita nyo yung E na nasa baba. It means the E, low E. And then the A, D, G, B, and then the high E. Para mas madali nyo siyang ma-visualize, try nyo lang isipin na nakabaliktad yung gitara nyo. Nasa baba yung E. Okay? Tapos yung mga numbers naman na nakikita nyo dyan, that represents yung kung pang ilang fret. So kung kagaya ng E on the third, nakalagay doon 3. So bale yung E, low E sa third fret, 6th string on the third fret. Then nakikita nyo yung G, which is the third string, nakalagay siya open. The 0 means open. So parang eto, then open. And then same lang din kung paano tayo nagbabasa. 'Di ba? From left to right. So ganun lang din. So nakikita nyo siya E on the third, then G on 0 means open. And then E, the high E on the second fret. And the second string means the B on the third fret. So buuin natin yung isang chord. So, yun yun. So, 3, 0, 2, 3, 0. Kuha nyo. So, gawin naman natin sa next chords, which is E minor 5. So, nakalagay doon, E is 0. So, parang open lang siya. Tapos, kung mapapansin nyo yung iba, halos pare-parehas lang. Yung bass lang yung naglalaro halos. Kasi nga, sabi ko sa inyo, madali lang to, kayang-kaya nyo to. So, sa E naman, so 0, 0, 0, 2, 3, 0. Then going tayo sa C9, nakikita nyo, dalawa lang siyang may number, 3 and 3. So ito yon. A on the 3rd fret. Then open sa 3rd string. Open sa 1st string. Sec B on the 3rd. Then again, open sa 3rd string.
So yung plucking pattern niya, parang bass, then the third string, then 1, 2, 3. Tapos ang isa pa rin technique sa tabs, maganda kung practicein nyo muna na makuha nyo kung ano yung position ng kamay. So gagaya na, so 3, 3, 0, 2, 3, 0, then to E minor, which is open, then going to C9, going to D5 on this position. So ganun lang din, parang 0 yung D, then 0 yung G, and then 2, 3, then 0. Kuha nyo. So bilisan natin ng konti. Isa pa. So nakuha nyo na yung intro. Okay? So moving on tayo sa verse. Sa verse, sa first part ng verse, itong verse number, verse, first verse is same lang din siya ng intro. So nagpa-pluck lang din siya. So gawin na lang natin. This is what you mean. This is how you feel. This is how you see. Then going tayo sa refrain. Okay? So ang chords natin sa refrain is we have D over B on this position. Okay? So D over B, how to play it? So the first string on the second fret. Halos parehas lang din kanina siya ng hand position sa baba. And the second string on the third fret. Pero may bass tayo na B, which is fifth string on the second fret. Then going to C major 7. So how to play C major 7? So we have bar on the third fret. And then the third string on the fourth fret. Then second string, fourth string on the fifth fret. So dito papasok na tayo ng strumming. Okay, so dalawang beses lang siya nung chords na 'yan. So ang strumming pattern na pwede nating gamitin is down, up, down, down, up, down. So gawin natin yung refrain. Sometimes sometimes bagsak lang pala doon bago mag-chorus. Okay. I go down, going to chorus. Ang chords natin is same lang din siya ng intro and verse, which is G5 on this position. Okay. So nakuha nyo naman na yung position kanina, di ba, sa intro. First string on the second fret. Second string on the third fret. Sixth string on the third fret. Then E minor 5, we just need to release this. And then C9. So second string on the third and the fifth string on the third. And then D5. Again, like this. Ilagyan nyo lang siya ng first string on second fret. Okay, so gawin natin yung chorus. I go down. Going to the verse. So sa verse natin, di ba kanina tayo nagpa-flock? Dito sa verse, pwede na tayo mag-strum.
Okay, so instrum na lang gagamitin natin. Ang dali lang, di ba? Yun na yun. Yun na yung lahat ng chords. So gawin natin yung verse. So this is what you mean. Same chords, okay? Sometimes I go down, going to the chorus with the same chords, okay? Go down. So ulit-ulit lang siya. Gawin natin yung next verse. Again, going to the refrain with the same chord pattern. Gawin natin. Sometimes I go down, going to chorus with the same chords. Next is instrumental, pero same chords lang din tayo. Para maiba naman yung ano, hindi siya mukhang boring, medyo baguhin nyo siya sa instrum. Okay? Sa instrumental. Then bale, two cycle pala yun, yung instrumental bago pumasok yung refrain ulit. So with the same chords lang tayo sa refrain. Sometimes I give myself away. Sometimes I go down. And then dito, hindi naman agad papasok yung chorus. Mag-i-instrumental muna tayo ng isang set. Okay, so parang intro lang. Again. And then papasok yung chorus. That's it. Thanks for watching. Hope you like it. Peace.